here and then. Yan. Pagkasama mo yung dalawa, automatic yan. Papabili. Tapos si Lian, may message. Papabili din. Chocolate milk. Nandito kami sa A&W. Dito kami sa A&W. Yung A&W. Medyo pricey dito. Okay na. Medyo mahal. Pero masarap ang burger nila dito. Wala pa nga akong ano, kagigising ko lang. Biglang tumawag yung sa ano. Yung sa ano, sa barber shop. Nakapagpabook pala ako, hindi ko alam na hapon. Eh, nakahiga ako doon sa ano, sa sala. Pumipikit-pikit na ako. Alam ko naka-idlip ako eh. Ayan. Kaya tayo may itsura ko. Sa akin ako, messy. Bali, $69 yun, no? Ayan. Oh, Dylan. Okay, thank you. You too. Ayan. Bali, $69 yung ano? Yung sa barber shop. Kasi ano yun eh. Bumili kami nung ito, yung pamada. Pamada ba to? Ewan ko. Sa $30 to. Ayan o. Mali, no? $30 din. Yung gupit niya yata, $30. Ah, $27. Parang ganun yung nakita doon. $27 yata. Tapos to, $28. Tapos may tax pa. Tapos, plus tip. Kaya yeah, yun, $69, $70 lahat ang biniyaro. 15% yung binigay kong tip. Maliit ba? Kasi sa pagkain kasi dito, yung pinakamababang nakikita ko, 15%. Yun. Eh, okay naman kasi si Dylan, ginupitan, no, Dave? Yeah. Nag-aabang kami doon, eh, hindi pantayo dito ni Dylan. Ginupitan. Nung babae, sabi niya, ano, hindi pantay yung ano, yung dito yung sa harapan ni Dylan. Kasi hindi naman namin siya papagupitan kasi, ano, kakagupit lang ni Lani. Ayun. Inayos ng ano. Mabait yung babae. Canadian. Ayun. Sabi niya, gusto mo, ano, ayusin natin. Sabi ko, okay. Sabi ko, salamat. Ayun. Wala, pre. Kaya, ano, yun. Siguro, ano, mabait naman yung babae. Yan yun, 15% lang binigay ko. Parang maliit ba? Sa $10, yun. Parang gano'n. Hey! Yun. Tingnan kami. May pulis kanina doon, kaya bigla akong inayos tong cellphone. May kita yung cellphone dito. Sa harapan. Kaya ayun. Dito na kami sa... Dito na. Bubulo na naman ako. Naantok pa ako eh. Dito na kami sa bahay. Maya na lang ulit. Bye. Bye. Tinga uli ng ano, gupit mo. Pakita mo nga, Dave. Tignan. Tinga. Pakita mo nga sa... Wow! Parang wala lang. Mayaman. Yan ang gupit ng mga mayayaman. Gulo-gulo look. Pasensya na kayo sa mukha ko ah. Kakagising ko lang. Ayan. Susundo tayo. Yun. Susundo tayo sa mga bata. May tura. Makikipaglaro dito. Ito kasi uso dito yung ganon. Makikipaglaro yung mga bata. Susunduin mo kasi medyo malayo. Pero pagka ano, may na-timingan kayo, kunyari may mga bata dito sa neighborhood nyo, mga kasing edad ng anak nyo, minsan na, may lumalabas. Pero karadalasan, talagang wala. Ayan. Kaya kung gusto makipaglaro ng mga anak nyo, yun, ano siya, susunduin nyo, kaya pupunta kayo dito sa may bahay. Ganun. Grabe yung mata ko. Pagampaga, ayan. Nagising na ako kanina, umaga. Tapos, yun. Nakaidlip uli ako. Ang aga kong nagising. Ayun. Yun nga pala, nag-message kasi si Lani kanina sa akin. May pumunta pala sa ano, sa store nila kanina. Ayun. Subscriber 'yan, nagagaling daw yata ng Edmonton o Calgary.
Tapos pupunta daw ng Manitoba. Hindi ko naman natanong kung anong pangalan. Ewan ko kung alam nila, ni tanong na lang natin sa kanya mamaya. Ang sabi daw, dumaan dito sa ano, sa bahay. Eh parang tulog daw kami. Ayun. Eh lagi naman nakasara to. Pag nandito yung sasakyan, ibig sabihin nandito ako noon. Ayun. Ayun, tulog. Pero hindi na sila nag-doorbell. Ayun, hindi sila bumaba. Ayun, sayang. Hindi namin sila na-meet. Walang malamang dumiretso na ng Calgary yun kasi yun eh. Wala na eh. Kanina pa yun eh. Mga ano yata yun? 8? Oo, parang mga ganun. Mga 8 a.m. yata yun. Ayun. Sayang, sayang. Pagka ano, ganun, message lang kayo sa FB page namin, yung Carino Family, yan. Saan, tapos baka makita ko doon. Sana, kasi sobrang dami nga nagme-message yun. Mag ahead of time o kaya ano, kung nandito na talaga kayo tapos gusto nyo talagang pumunta dito sa bahay, welcome na welcome kayo. Basta mag-message lang kayo yun. Lalong-lalo na naka-live pa ako ngayon. Yun lang, ganun lang. Kasi may dumaan din dito sa mga ano, mga subscriber, ganun. Padaan sila dito, ay pagkwentuhan yun. Tapos ano pa ba? Ayun. Kwento ko lang yung ano. Kanina kausap ko si ano, ayun, kaibigan natin, ayan. Lalagay ko na lang dito. Ayan. Tungkol sa ano, rental dito sa ano, sa dito sa Regina, ayan. Medyo ano, mataas na ngayon yung ano, hindi pala ano, medyo mataas. Tumataas pala yung renta. Pagka kunyari, 'di ba, naka-list ka ng 1 year. Magpapadala sila sa inyo ng ano, ng letter katulad nito, ayan, yung nakalagay nga diyan. Na nagtataas na sila. Kunyari, ang tapos mo eh October o kaya November, padadalaan ka na ng letter, ganon. Ng notice na magtataas sila ng presyo. Etong kila ano, sa kaibigan ko yan, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, yan. Kasi nga yung 100 para dun sa ano, yung month-to-month. Yung ibig sabihin ng month-to-month, eh pwede kang umalis kaagad. Kung gusto mo, hindi katulad nung nakalist ka ng 1 year, yun, kailangan mo talagang tapusin. Pero alam ko yan, may usapan din yata yan na pwede ka after 3 months, ganun, pwede ka rin umalis. Basta depende sa landlord. Hindi naman porket 1 year yata, eh 1 year natatapusin mo. Parang nabanggit sa yata sa amin ng mga kaibigan namin na pwede rin daw, basta kausapin yung landlord din. Pero yung $100 yun yung month-to-month premium na pwede kang umalis. Kunyari ngayong buwan na to, gusto mo nang umalis next month, yung pwedeng-pwede yun. Kasi naka-premium, yun, may binabayaran ka tungkol doon. Ayun, yun lang. Na-share ko lang na tumataas na talaga dito. Kasi itong apartment na to, medyo high-end eh, na apartment dito sa Regina, Saskatchewan. Kaya yun. Hindi ko lang alam doon sa mga ibang apartment kung may mga notice din na ganito na nagtaas. Pero feeling ko, tataas din talaga yan. Mataas talaga ngayon. Kasi dumadami na yung ano eh, yung, excuse me, dumadami na yung mga tao dito sa Regina rin. Hindi na rin katulad dati nung 2013 ako dito na konti lang. Mga ganun, mga previous years konti lang. Pero ngayon kasi, nag-boom yung ano eh, student. Kumbaga, maraming pumunta dito gawa ng sa student. Tapos yung mga ano rin, yung SINP, na tinatawag na Saskatchewan Immigration Nominee Program, yun, marami rin nakapunta dito. Kaya yun. Dati nga, dami nagpo-post ng mga ano, yung for rent, ganyan, for rent. Ngayon, ikaw na mismo yung magpo-post na kailangan mo ng ano, ng basement, for rent, ganun. Kumbaga, naghahanap ka na. Dati, sila mismo, yung mga landlord ang nagpo-post-post na ganun. Kasi nga, konti pa yung tao. Eh ngayon kasi medyo marami na. Kaya ganun, kaya tumataas na yung presyo, di ba? Yung demand, kasi ganun naman, di ba? Supply and demand. Yun. Kaya ganun. Yun, na-share ko lang na tumataas din talaga din dito. Parang doon sa ano, Calgary, di ba? Kila Alvin and Emma, yun, tumataas din yung rent. Parang 500 nga sa kanila, di ba? Medyo mas mabigat yung 500. Siguro, kasi parang 1,000 lang kasi yata sila. Hindi, kamali siguro ako, parang ganun. Eto kasi nasa ano na sila, di ba? 1,500 na sila. Diba, mga 1,500. Ito kasi sila, diba, mataas na, kaya konti na lang siguro ang itinaas. Hindi ko lang sure dun sa mga ano, ibang apartment na 1-1 kung magkano yung itataas ng rent nila. Ayun. Sa mga subscriber natin dyan dito sa Saskatchewan o sa ibang lugar, comment kayo dito kung magkano rin yung itinaas nung sa inyo. Ayan, para magka-idea yung mga
parating o kaya gustong lumipat ng province kung gaano kataas na rin yung upahan ng mga apartment tsaka basement. Ayan, di ba? Ano lang ako na medyo ano na hirap na rin. Kaya kung meron kang ano, pan down, mas maganda pa para sa akin. Pikit mata na lang, kumuha ka na rin ng bahay. Kahit sabihin mong ano, mahal na rin yung ano, mahal na rin talaga yung interest rate ngayon, di ba? Pero saan at saan pa eh, tataas at tataas yan, di ba? Kaya mas maganda talaga makapag-ipunan ng pan down payment yun. Tapos kuha na lang ng kaya sa budget yun na ano, na bahay, yung ganun. Medyo mas ano, kasi pag to tumaas ang tumaas, wala eh, di ba? Pag nag-apartment ka, ayun. Kumbaga at least yun, pag nagkabahay ka, para sa akin lang, ito para sa akin lang, nagkaka-equity ka eh, di ba? May equity na, yung ganun. Pwera lang siguro kung ano, kung gusto mong lumipat-lipat ng bahay, mga ganun, yun talaga, hindi ka bibili ng bahay. Yung lipat-lipat ng probinsya, di ba? Hindi ka bibili ng bahay. Kaya yun, yun lang na ano, na-share natin. Kaya yun, mamaya mamimili kami ng mga pang-camping namin kasi bukas, ano na, camping na namin. Yun, mapapanood nyo yun. Masaya, masaya kasi marami tayong mamimit na mga bagong kaibigan doon na first time lang na sumama sa grupo namin. Yun, doon lang sila sasama sa camping. Yun. Kaya pag bago rin kayo dito, message lang kayo, yun, tapos sali kayo sa group. Ganun lang, pag may gathering, pag may gathering, pwede kayong sumama. Pag busy kayo, hindi. Parang ganun lang. Yun. Parang kung kailan lang yung available nyo, pang tanggal ng stress, usap-usap, di ba? Yun, ganun. Kaya, yun. Mahaba na to. Ayun, maraming salamat po sa laging panonood. Pasensya na po kayo sa mukha ko. Nakaidlip po ako. Hindi na ako nagano. Hindi na ako muna naligo. Mamaya na ako maliligo pag mamimili kami. Ayan. Tsaka, yun, ulitin ko ulit. Kung gusto nyo pong pumunta dito sa bahay, welcome po kayo. Message lang po kayo. Ayan. Pag wala po kong, pagkatapos na yung bakasyon ko, yun, Friday, Saturday lang. O kaya umaga. Ayan. Pag weekend. Weekdays. Wala nang hapon. Yun. Pero hanggang ngayon po, nakabakasyon ako. Pwede po. Message lang kayo. Lalo na yung mga nagro-road trip na gustong dumaan dito, di ba? Ayun, welcome po kayo. Basta message lang po kayo. Ayun. Maraming salamat sa laging panonood. Isa-shoutout ko yung mga pumunta dito na mga last week. Ayan, shoutout natin yan sa susunod na vlog. Ayun, maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayong lahat. At salamat po talaga sa time, sa panonood nyo. Ayun, bye.